Hello guys! So today, ang review natin is itong Blair Japan Lip Addictions Kiss Proof Lacquer. Ito siya. Ayan. Yung packaging niya is yan, black. And then, sa unahan, meron siyang gold. Tapos, nakalagay lang na Blair Japan. Ayan. 6 ml siya. Dito, nakalagay Blair Japan Lip Addictions Kiss Proof Lacquer. HD Liquid Matte. Extremely long-lasting and ultra-pigmented. Directions or application is clean lips. Apply 1 to 2 layers for soft effect. Apply 3 to 4 thin layers for full matte effect. Let it dry for 45 seconds. For best results, do not use with other products. Shade na meron ako is yung Zac. Yan. Got this from Pretty Looks Alabang. And it's 800 pesos. So, pasensya na pala sa background ko kung may naririnig kayong umiinom ng tubig. Yun. Yung mga anak ko yun, yung mga puppies ko. So, eto na nga, no? And kakaligo ko lang, pagpasensyahan nyo na ang aking face and ang basang buhok. Ganito yung itsura niya. So, yung takip niya is matte. Tapos, may nakalagay lang na Blair Japan. Yan. Tapos, ito is bato acrylic. Yan. And, makikita nyo agad yung shade. Yan. Ito yung Zac. Ayoko lang dito is parang naiipon siya dito, oh. Yan. Pero meron naman siyang stopper. So, diba? Ganda ng kulay niya. Yan. So, yan guys. Isang layer lang yan. Kung ano lang yung nasa doe foot applicator kanina, yun lang din yung nilagay ko. Hindi na ulit ako nag-dip. So, yan. And sobrang bilis niya mag-set. Kaya lang, syempre, after application, ramdam ko na meron akong suot na lip product. Yun. Pero so far naman, madali siyang i-apply and yun nga, sobrang one swipe, kuha mo na agad yung opacity na gusto mo. Yan! Nakaka-brighten up ng face. Mag-insert ako ng clip na gamit ko itong lip lacquer na ito with the use of natural lighting para makita nyo kung ano yung kulay niya talaga. Okay? So, yun. Tingnan natin kung meron siyang scent. Parang wala. Ano naman ako maamoy? Wala siyang amoy. Yung after na application, ang napansin ko, madali siyang i-apply. Nag-glide siya sa lips ko na. So, yun nga lang, pag nag-set na yung itong lip lacquer sa lips mo, mahirap na siyang tanggalin. Kaya, kailangan maayos yung pagkakalagay mo kasi kapag hindi, mahihirapan ka nang tanggalin siya. Hindi mo siya matatanggal ng ordinary na wipes. Kailangan talaga yung makeup remover. Kasi kapag tinry mo ng wipes lang or tissue, masakit siya sa lips. Kasi nga, hindi talaga siya natatanggal. So, yun. Ang napansin ko pa is, parang drying siya. Although, maganda naman siya sa lips tingnan. Kaya lang, yung formula niya is parang
drying sa lips. Of course, alam naman natin na pag matte, di ba? Ito kasi parang sobrang talagang sinabi niyang matte na matte. Yun. Tapos, of course, kiss-proof din siya. Yan. Kiss-proof siya, totoo. Totoo din na ultra-pigmented siya. Nakita niyo naman kanina, hindi ko na kailangan ng isa pang dip doon sa product. Kung ano lang yun nasa Dove Foot Applicator, yun lang talaga yung ginamit ko. At first, parang feeling ko hindi bagay sa akin yung shade na pinili ko. Nga, sabi ko, habang tumatagal, nagbe-blend siya sa skin tone mo. And ayan, wala naman akong makeup. Siguro kung may makeup na ako yun, mas maganda tong lip lacquer na to. Pero so far, gusto ko naman siya. And yun na nga, habang kumakain ako kanina and uminom, o hindi siya nag-transfer sa kutsara ko or sa baso ko. After ko kumain, meron pa rin siya. Parang walang nagbago. Kain ko is chicken, tsaka cinnamon roll. Yun. Tsaka water. Pero siguro dahil hindi rin naman oily yung kinain ko, kaya din ganun. Extremely long-lasting, tama naman yun. Kasi after ko kumain, uminom, and naligo. Yun, meron pa rin siya sa lips ko. Hindi talaga siya nabubura. Yun, kailangan mong gumamit ng makeup remover para talagang mawala yung lip lacquer sa lips mo. Kung masasabi ko sa product na to, it's buy or goodbye ba? For me, okay siya kasi sobrang long-lasting naman niya. And maganda yung color payoff niya. Lahat ng gusto mo sa isang lip product is nasa kanya na. Yun nga lang, sobrang pricey niya. It's 800 pesos. Pero siguro nga, dahil ganun yung quality niya, maganda talaga. Kaya rin siguro, medyo mahal. Siguro kung wala akong budget para bumili pa ng ibang shade nitong Blair Japan, ang bibilhin ko is, ano na lang, yung Michido na lang. Feeling ko, maganda din talaga yun. Hindi ako gagastos ng 800 ulit kung alam ko namang pangit, di ba? Siguro kung, yun nga, kung may pera talaga ako, yun na okay to. Kasi sulit din naman kasi maganda nga yung quality and maganda rin yung mga shades niya. Yun. Pero kung wala kang pera or kung wala akong pera, wala akong budget this, magtatry ako ng ibang product na gawang Pinoy. So, yun lang. Thank you so much guys for watching and see you!